Hey, what's up mga idol? Welcome sa ating YouTube channel. Okay, so mga idol, pag-uusapan natin ngayon kung paano no, mag-set up ng meat. At syempre, mga idol, yung maganda at mura na gagamitin na speaker para sa ating meat range. Yan ang pag-uusapan natin mga idol. Papakita ko sa inyo kung ano po yung aking ginagamit na brand at syempre kung ilang watts. Pero bago yan mga idol, huwag kalimutan mag-subscribe and pakiclick na lang po ng notification bell para updated kayo sa sunod nating mga upload. Okay, so bali ito po mga idol yung ginagamit ko na speaker sa aking mid-range. Ayan. So bali ito po ay nasira kasi ginamit ko po ito noong last year pa. Kung nakikita ninyo yung meron akong vlog nito eh, noong nag-testing ako ng ano ng wattage ng amplifier. So ito po yung ginamit ko kasi wala pa ako noon ng dummy load. So ito muna yung ginamit ko. So hindi siya naka hindi niya kinaya yung amplifier na testingan ko na ano na sinukat ko yung watts kasi hindi audio yung ano eh yung ano I mean hindi music, so parang ano siya parang signal generator yung ginamit ko na signal. Okay, so ito po siya mga idol, so bibigyan ko lang kayo ng survey dito sa speaker na to and kung ano po yung nagiging experience ko dito. Okay, so pagdating sa larangan sa mid range. Okay, so ito po siya mga idol. So yung ano nito, yung voice coil. So nasa 49mm yung voice coil niya. So by the way, ang brand dito is Jackhammer. Crown. Crown ito, model niya Jackhammer 105. Yan. So 105 po ito mga idol. So, sa mid-range kasi mga idol, kung pang bahay naman o pang ano lang, pang outdoor, so di naman natin kailangan ng napakalaking wattage na speaker sa ating mid-range. So, sa akin dito, dalawa lang yung ginagamit ko nga eh. Yan o. Okay, so yan. Yung nakaload yan mga idol, so GH-105 po yan. Yan, sa dalawang box ko. Yan, so yung isa nasira na lang yung ano yung kanyang dust cap. Okay, pero hindi pa yan ano yung kanyang coil. Yan. Sira lang yung dust cap niya kasi alam naman natin yung mga bata. So kasi wala pa yung speaker cover nung nilagay ko diyan, so yung mga bata, yan. So tinusok-tusok yung dust cap kaya nayupi. So hindi na maganda yung quality niya, so kaya tinanggal ko na lang yung dust cap. Okay, so ito po siya mga idol, no? So napagaganda po ng quality nito sa mid-range. Okay, so pwede natin subukan po mga idol para ma ano natin yung quality kung maganda nga talaga. Okay. So by the way mga idol, sa GH series ng Crown, so maganda ang quality nila pagdating sa mid-range. At syempre sa ano rin sa sub, na try ko rin yung ano nila, yung GH-1212 na pang sub. Yan. Alright, so mga idol, yung halaga nito nung binili ko pa last 2 years, so nakuha ko ito ng 1,400 yung isa, bawat isa. Yan, so diecast po yung kanyang ano, yung frame. So quality din. And syempre yung kanyang magnet. Maganda rin. Natanggal na lang yung ano, yung sticker dito kasi luma na. Ayan, price range mga idol, so nasa 1,400. Pero pag nasa Maynila kayo, so aasahan nyo pa na mas mura po ang speaker na ito. Okay, so wag na natin patagalin po mga idol. So try na natin para manrinig ninyo yung quality ng ating speaker sa mid-range. Music.
Ang dami mo pamuda, kukunin na agad ang kamera. Oh,